Muling binigyan diin ng Task Force El Nino na maaaring magsuspinde ng klase ang mga eskwelahan at mga lokal na pamahalaan kung talagang matindi ang init na nararanasan sa kanilang lugar. Ayon kay Assistant Secretary Joy Villarama, ito'y tulad ng pagsuspinde ng klase ng ilang LGU sa Western Visayas ngayong araw hanggang bukas. Sabi pa ng Task Force El Nino, imbis na physical na klase ay mag-online learning muna ang mga eskwelahan na apektado ng init. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang level ng tubig sa mga dam dahil nakikita nilang patuloy itong bumababa. Pero pagtitiyak ng NDRRMC, may naka-standby ng mga deep well para hindi mawala ng supply ng tubig, lalo na sa Metro Manila. Payo lang sa publiko hanggat maaari, magtipid ng pagkonsumo sa tubig at pati na rin sa kuryente. Hindi po mawawala yung posibilidad na hihina po ang water pressure o magkukulang po ang supply ng tubig dahil po patuloy na bumababa ang level ng dam, particularly ng Angat Dam. Ako, dahil po officially summer season na, mas mataas po ang konsumo ng mga household. Ginagamit din po ang tubig para sa irrigasyon. Pero ang pagtitiyak po ng pamahalaan sa pamamagitan po ng Task Force El Nino, meron pong backup po na pagkukunan ng tubig ang ating mga concessionaires.